Hi guys! Praise be Jesus and Mary! So ngayon nga ay sasagot tayo ng question. So sasagutin po natin yung question na lagi pong laman ng aking comment section tuwing i-reveal ko po o ipapakita ko si Santa Maria ng Betania ko sa mga videos ko or kapag mag-a-upload po ako ng bihiserye niya. So yun nga, lagi nga pong laman ng comment section ko na naisalida na po ba siya? Naiprosesyon na po ba siya? Naisasama po ba siya sa pangmahal na araw na prosesyon? Caro reveal? And all. Marami pang iba. So, lagi pong yan tinatanong. Lagi po yung laman ng comment section ko. So, ngayon, i-video reply ko siya para meron akong recorded answer dun sa mga question. Para sa mga darating pang araw, mga darating pang mga tanong tungkol dyan, sasabihin ko na lang na meron po akong uploaded na video tungkol dyan sa tanong nyo pong iyan. So, first things first po, pinagawa ko po yung image ni Santa Maria ng Betania for private devotion, hindi po for procession. So, kung yung iba po, nagpapagawa ng imahe, ng pangmahal na araw na imahen, or kahit anong image pa yan, para maiprosesyon. Ako po ay nagpagawa ng imahen for private devotion. So, bata pa lang po kasi ako, talaga pong pangarap ko na ang magkaroon ng sariling life-sized image. Yung talagang malaki, yung kasinlaki ng tao. So, yun po talaga yung pangarap ko bata pa lang ako. Pero hindi ko po pinangarap noon na makapag-prosesyon. Ang pangarap ko po noon is magkaroon lang po ako ng sariling imahen na yun nga po yung malaki, yung kasinlaki ng tao, na maaalayan ko po ng panalangin, na maalagaan ko, maayusan ko, and all. Iba-iba naman po kasi talaga tayo ng goal, diba, sa pagpapagawa ng imahen. So, kung yung iba nga po, ang goal nila is for procession or makapag-prosesyon, ako naman po ay para matupad nga po yung isa sa aking mga pangarap mula po nung maliit pa ako, na magkaroon ako ng matatawag kong sariling akin na imahen, na life-sized image talaga. And idagdag ko lang guys, no, dito po sa parokya namin ni Santiago Apostol, dito po sa Paumbong, Bulacan, ay meron na pong lumalabas na solong imahin po ni Santa Maria ng Betania. So matandang imahin na po yun. So hindi na po talaga possible na mailabas si Santa Maria ng Betania ko dito po sa parokya namin ng solo unless isasama po siya sa tablo or sa isang tagpo. Pero sabi ko nga po kanina, hindi naman po talaga ang goal ko eh maiprosesyon si Santa Maria ng Betania. So hindi ko naman po yun iniisip or pinaghahandaan. Siguro minsan binubulungan ko na lang siya na if ever na gusto niyo lumabas for salida, ay siya na lang talaga yung gagawa ng paraan. Pero guys, pinababasahan naman namin siya yearly, no? So yearly po ay inaalayan namin siya ng pabasa tuwing Miyerkules Santo po ng mahal na araw or ng mga mahal na araw. So yun po ang ginagawa namin for her taon-taon bilang pasasalamat po sa mga biyayang isinama niya sa kanyang mga panalangin or sa pag-intercede niya ng aming mga panalangin. So, yun lang guys. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo. Sana nasagot ko na yung lahat ng mga tanong nyo sa comment section natin. So, yun lang. Mag-ingat kayo palagi and God bless you all.